bakit nagpapatuloy itong mauti at posible ba na magkaroon pa ng another set of mauti because may mga sinasabing natatakot ang marami na baka mag-join yung ibang mga bata at uneducated? Unfortunately, after Marawi siege, sumunod itong pandemic. Ano? After Marawi siege, a lot of help was funneled, no, by agencies to the affected families of the Marawi siege. No? Unfortunately, nung dumating yung pandemic, it affected the activities of the different agencies to help them. In fact, we have projects for those surrenderers. We have about 214 former members of Mauti groups who are supposed to have trainings and other programs coming from the different agencies ng government. But medyo na-delay ito ng na-delay because of the pandemic. So, you're saying, sir, na while you have this operation, kailangan din yung i-continue yung mga programs para yes, dual approach? Oh, yes, because itong mga taong ito are vulnerable. No? Na they can be used to, either they can use an issue to incite them and go back and join the group, or probably become another group when push comes to shove. And ako nakita ko naman yung ating provincial government is very receptive, no, nito. Ang nakikita kong programa sa kanila na pagbibigay ng ayuda all over the province and including especially itong mga naapektuhan nung Marawi siege. Tuloy-tuloy yung pagbibigay sa kanila ng ayuda. Issue 1 on 1.